Senior Citizen Discount. Online shopping kasama na ba sa mabibigyan ng discount? Ano-ano ang mga company na kasali? Ito po ay binigyan kasagutan ni Senior Citizen Party List Representative Ordanez. Panoorin at tapusin ang buo ang video para sa dagdag kaalaman. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. BIR Commissioner ay nag-anunsyo nitong Miyerkules nga na magkakaroon ng discounts, no? Lahat ng mga senior citizens at persons with disabilities sa lahat ng kanilang bibilhin online. Ano ba ang masasabi ng ninyo? Ah, okay. Ano nung ganito ya? Last year, nagkaroon na ako ng investigation dyan sa online na transaction. At buka nito, nagbabawa ng Joint Memorandum Circular number 1 noong May 6, 2022, ang DPI, ang BIR, DILG, DSWD, National Commission of Senior Citizens, at ang National Council on Disabled Affairs. Nakalagay doon na yung online transaction natin ay talagang magkakaroon ng discount. Ang problema, yung ating mga itong Grab at saka itong Food Panda, ang kanilang maximum lamang na ibinibigay na discount is 60 pesos. Samantalang itong Lazada at Shopee ay hindi sila nagbibigay ng discount. Meron doon circular na yan ng BIR last year. At hindi required yung yung signature ng mga senior citizen na dito. Baga, ang requirement lang yung kanilang ID ipapakita lamang at avail na sila doon sa discount. Okay, tama. Mga ka-avail sila ng discount, then siguro, alam mo naman, pag deliver, nasa hindi yung senior citizen ID card for verification. Kasi baka mamaya yung tawag ay sinabi ng siyang senior citizen pero hindi pala. So, di mag-deliver for verification din. Pag-deliver. May mga reports ba ko na natatanggap po ninyo hinggil lang naman dito sa mga reklamo ng mga senior citizen na baga na abuso din na online? May mga reklamo na binabanggit o may circular na ang ibinanggit yung 6 dahil siya. So dapat sinasabihin doon sa yung ayaw mag-implement ng discount. Now, siguro, is mainit ang issue, ipapatawag natin itong mga to para bigyan nila ng linaw kung bakit ayaw nilang magbigay ng discount. Kung si Partner Admar, kasama ko po dito, may mga karagdagang katanungan po sa inyo. Congressman, magandang umaga po. Yung DTI po ba ay nagbigay din po, or sila ba na ahensya ng gobyerno ang dapat magbigay na siguro ng standard or proseso kung ano yung dapat guidelines, kung ano yung dapat sundin dito? Kasi nabanggit mo nga kanina, paano naman matitiyak ng mga nagbibenta online na talagang yung nag-o-order sa kanya ay isang senior citizen? Pag-deliver lang doon, ipapakita. What if kung laging gagamitin na lang yun na
palusot. Mas maganda siguro na merong guidelines din ba ang DTI para maging smooth itong pagproseso nito, Congressman? Dapat din guidelines ng DTI kasi siyempre nalilito yung mga senior natin. At alam naman, karamihan naman sila sa mga establishment ayaw magbigay ng ano, ng discount. Kung baga, kung minsan, ginagawa nila, pinapasok nila yung discount sa presyo para dapat ang reklamo natin, punta tayo sa DTI, kasi sila lamang ang pwedeng magpataw ng parusa o penalty sa mga hindi sumusunod sa mga alituntunin ng, ng DTI. Sir, mayroon po bang batas regarding sa diskwento at maaari po bang amyendahan ito at linawin? Kasi ngayon, nauuso na rin po yung online. Siguro yung paggawa ng batas ay wala pang online na ano. Para mas maging specific din po doon, sir, na masunod din ang mga establishmento or yung mga nagbibenta online. Pwede na lang. Pwede tayong gawa ng batas para ilang matibay yung ating yung ating pagbibigay ng diskwento sa ating senior citizens. Kaya nga, sinasabi mo nga, siguro papatawag natin sila uli para malinawan. Kaya siya ginawa tayo ng batas tungkol din sa mga online na transaction. Kasi para maging patas din po, pantay din po doon sa mga ano natin, no, na nagninegosyo. Para malinaw. Opo. Katulad ng sinabi mo, may mga alituntunin na dapat sundin. Kasi kung joint year sila, anytime, pwede nga nila, mapasya. Tama nga po, sir. At yung pag-monitoring din ito, no? DTI kasi nga po halos ngayon lalo na ngayon medyo masama rin yung panahon ay nagagamit yung mga online na transactions po, Congressman. Tama. Partner Jade, pag-aralan natin. Siguro kong mensahe po ninyo muli sa ating mga kababayan, lalo na itong mga kababayang senior citizen po natin. Ate mga senior citizens, mag-iingat po kayong lagi. Kahapon po ay naipas ako sa second reading yung nutrition program para sa ating mga senior citizens. Nakapasa po sa second reading, naipasa natin. Kaya siguro po, yung mga nga yung tamang pong nutrition ng ating mga senior citizens ay mabibigyan ng katuparan kasi hindi lamang po mga bata ang malnourish na ating mga senior citizens din po ay kulang sa nutrition. At pinapaalala ko po palagi sa ating mga senior citizens na mag-iingat po kayo lalo na ngayong ito na nag-ulan malapit po tayo sa sakit. Huwag po tayo naglalabas. Hindi naman kailangan. Hindi naman po. At ulit, magandang mga po sa inyong dalawa. Maraming salamat po, Kong, sa inyong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon. Ingat po at God bless! If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking share today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section.
At syempre, if nagustuhan mo ang video, ilike mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!